Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang naglalakad itong si Lynette pabalik sa Epix Medical Hospital dahil nagpunta ito sa palengke at mayroon itong binili ay laking gulat nito ng kanyang maabutan ng kanyang anak na itong si Annalyn, kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Lynette ang kanyang anak kung saan umano ito nang gagaling, at dito agad naman din itong sinabi ni Annalyn sa kanyang ina na galing umano siya sa palengke dahil mayroon umano itong binili, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Lynette ang kanyang anak dapat tinawagan na lamang umano nito ni Annalyn ang kanyang ina, siya na lamang umano ang namili sa palengke, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Annalyn ang kanyang ina na ayaw umano nito ni Annalyn na madisturbo ang kanyang ina dahil ang buong akala umano nito ay busy umano ito sa kanyang restaurant sa Epix Medical Hospital. Ngunit ikinagulat naman din ito ni Lynette ng kanyang makikita ang binili ng kanyang anak, kung kaya't agad naman din itong naitanong ni Lynette sa kanyang anak na si Annalyn kung sino umano ang kakain ng mangga, at nag-alala ito baka ang kanyang anak na si Annalyn ang buntis, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Annalyn ang kanyang ina na hindi umano itong si Annalyn ang kakain sa kanyang binili, kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Lynette ang kanyang anak kung sino umano ang kakain sa kadahilanan na napilitan sabihin ni Annalyn sa kanyang ina na si Zoe umano ang kakain sa kanyang binili dahil buntis umano ito, kung kaya't napanganga naman din itong si Lynette, at agad naman din itong tinanong ni Lynette itong si Annalyn kung alam na ba umano sa kanilang ama na buntis itong si Zoe, at dito agad naman din itong nakikiusap si Annalyn sa kanyang ina na sila lamang umanong dalawa ang nakakaalam na buntis si Zoe, kung kaya't huwag umano nitong sabihin ni Lynette sa kanilang ama na itong si Dr. Tanyag na buntis itong si Zoe dahil ayaw umano nito ni Annalyn na pangunahan ang kanyang kapatid, at ayaw rin umano nito ni Annalyn na magagalit sa kanya itong si Zoe, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Lynette ang kanyang anak na huwag umano itong mag-alala dahil hindi umano nito sasabihin ni Lynette ang totoo, at mag-antay na lamang umano ito kung ano ang magiging desisyon ni Zoe kung kailan umano nito sasabihin sa kanilang ama na itong si Dr. Tanyag, at tinanong naman din ito ni Lynette ang kanyang anak kung sino umano ang ama ng ipinagbuntis ni Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.